Ngayon naman, makakausap natin sa pagkakataong ito si Representative Tomas Apacible ng 1st District ng Batangas City kaugnay ng panukalang charter change. Magandang tanghali po, Congressman Apacible, si Sandro Hermoso po ito. Congressman Apacible. Ay, magandang tanghali po sa inyo lahat dyan, makikinig. Opo, sir. Siguro unahin po muna natin tungkol sa halalan naman po. Ano po yung assessment ng halalan sa inyong distrito at sa inyong lungsod? Wait, sa aming distrito, ang masasabi ko lang, mukhang lumalabas na loophole is yung process sa process, yung bago magtuhan. Grabe ang naging vote buying at nagkaroon pa ng parang tinatawag ng multi-level marketing. Grabe ng mga watches, kumuha bawat precinct ng maramihan. So, mukhang yun ang isang weakness ng ating electoral process na dapat nating gawa ng paraan na huwag na umiwan sa supunod ng mga halala. Pero in general, I would say, in fairness naman to the system, as soon as the votes were cast, wala namang problema. Yun lang sa transmission ng resulta, medyo nagka-problema na naman. Kaya nagkaroon ng agam-agam ang mga tao. At may mga kaso na mga votes cast na wala ang mga lamang na boto. Pero hindi malaman kung nabilang yun o hindi. But, example, in my case, no, just to, ano, wala naman akong inaing talaga, pero nakakapagtaka lang na mas maraming boto nakuha ang laban ng congressman kaysa sa laban ng mga lokal. Ordinarily kasi mas interesado mga tao sa mayor, mga councilor. Apo. Pero in my case, mas maraming boto na labanan ng congressman kaysa sa local candidates. Apo. Kaya yun ang isang palaisipan na mukhang yung vote buying na in the sense na huwag ka nang bumoto at itong pera, bakit ka na makompetekto para sa ano, para sa labanan ito. Apo. So ngayon naman po, balikan nga po natin yung usapan tungkol sa charter change naman po. Ano po yung prospect na finally magkakaroon na ng aksyon para naman po sa charter change? Ako kung tatanungin mo, bago mawala si Presidente sa kanyang pamumuno sa 2016, tingin ko dapat lalo niyang paugatin ang mga reforma na gusto niyang pairali. Itong 2013, medyo makikita mo may mga backsliding na nangyayari nga sa local level eh. Senatorial mukhang walang masyadong problema. Pero kung ako nga ang presidente, habang narin ang popularity at para ma-institutionalize yung kanyang reform na sinimulan, dapat yung mga pagbabago na kailangan ng ating imendahan sa saligang batas ay magawa kagad sa lalong madaling panahon, tingin ko. Kasi habang palapit ang 2016, siyempre yung popularity rate ng presidente baka magpapaya dahil imda ka na. Yes. Kaya maganda pa yung mandato dahil sa resulta ng senatorial. Tingin ko dapat yung pag-isipan talaga yung ano, constitutional amendment na dapat gawin ng ating kongreso as a constituent assembly or magkaroon na naman ng isang labanan para sa ano, para sa pagboto ng mga delegados sa constitutional convention. Oh, sir, bilang naman isang congressman, ano naman po yung nakikita ninyo mga issues or provisions na tatalakayin nga para po sa charter change? Ang isang nakita ko dyan ay isang malaking pagbabago dyan ang dapat eh, yung ano, yung tukol sa ownership nga ng lupa. Kasi tingin ko, marami naman tayong lupa pa na pwede pang maging productive. Natutunga ng mga foreign investors na sila ay makabahagi. Hindi naman maaalis na yung lupa yan kasi sino may-ari eh. Ang importante yung paggamit ng lupa ang dapat mong pag-isipan. Sapagkat sayang yan, idle asset siya kung walang gumagamit. Pangangalagaan mo lang dyan yung control ng ano, ng mga resources ng nakukuha ng mga banyaga dito sa ating lugar. Pero in other countries, nakita ko, hindi issue yung ownership eh. Yun ang isang malaking bagay na nakita ko. At pangalawa, yung tungkol sa electoral reforms. Kailangan magkaroon siguro ng mga safeguards para sa campaign expenditure limits kasi wala namang talagang nagwa-watchdog tungkol sa ganyan mga bagay. Kaya, kasi may batas ka, kung hindi naman mapapa-implementa ng mahusay, eh hindi magandang epekto sa ating lipunan.
Sir, huling katanungan na lang po, bukod po sa matagal ng pinag-usapang charter change, ano naman po yung mga nakikita ninyong major bills na magiging priority po ng House? Marami tayong bills hindi pa napas ng Freedom of Information Bill. Siguro dapat pag-isipang mabuti. Kasi importante talaga yung transparency, yung access to information ng public eh. At isa pang dapat na pag-iralin siguro yung pagpasok ng tamang revenue sa gobyerno. May nakabinbin kami ng bill na tungkol sa cigarette stamp tax, no? Already panapapera lang, nabili man taon na halos. Kailangan natin ng revenue para sa lahat ng ating gagawin. Kaya importante dyan, bigyan natin ng lahat ng paraan ng ating gobyerno na makapag-likom ng legal na pamamalarapi. At ang programa ng presidente ay atin pong magawa bago po matapos ang kanyang termino. Okay, maraming salamat po, Representative Tomas. Apasible para sa inyong oras na ibinigay sa amin. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa ating mga